mga katropa, welcome back to my channel. Since nagdiriwang po tayo ngayon ng undas, samahan nyo ako sa isang negosyo na naaayon sa pagdiriwang ng undas. But before that, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at pakiclick na rin po yung bell button para updated tayo sa mga vlogs and videos. Tara! Lahat tayo ay ahantong sa kamatayan. Naisip nyo ba kung anong klaseng kabaong ang naisigaan? Tara, samahan nyo ako dito sa Evangelista Wood and Metal Casket Maker na matatagpuan sa bayan ng mga Itan, Pangasinan. Topic natin for this vlog, ipapakita ko sa inyo, isishare ko sa inyo, paano ba gumawa ng wood casket. So, una-una, ang step ko dito is, dito po sa istisan. So, istisan means, dito nila inaayos or dinidivide yung mga parts ng wood casket. So, nakita natin dito yung mga klase ng kahoy, ito yung mga plywood, ayan po. So, sabi nga ni Kuya, namimili din sila ng kahoy na gagamitin. Especially, ang gusto nila is yung magaan, hindi matigat or matigas kasi nasisira or madaling mabali yung pako. So, ito po yung mga ibang parts na ginagamit at yung mga klase ng plywood ko. So, mga tropa, next step kaya, ano kaya yung susunod na gagamitin nila dito sa paggawa ng casket? So mga katropa, dito namang part is kung saan nagmamasilya sila ng mga kahoy na gagamitin sa pagbuo ng casket. So dito, i-check nila kung rough pa ba yung kahoy or mayroong mga putas para mamasilya nila at magiging makinis pag gagawin na ni carpentero doon sa section kung saan bubuin na yun. So mga katropa, dito naman is carpentero section or ito yung kung saan binubuo nila yung mga kabaong. So nakita natin dito kung anong mga sizes, anong klaseng style, anong klaseng design. So ito is dito nila ginagawa or binubuo yung kabaong. Pa ay is yung painting section and finishing na din. So dito nakita natin napinturangan nila ng white. So ito kasi yung ginagamit sa first coating. So white muna. Then depende kung sa klase ng kulay ang gusto ng kliyente or yung kukuha or pagdidelivera nila, pwede white, pwede gold, pwede blue. So dito nila binubuo yung casket. After this is dadali na nila doon sa showroom. So mga katropa, isa rin klase ng casket natin is yung metal casket. So ganito po yung style ng mga unfinished product pa po ng metal casket. So ang unang ano dyan kasi mga katropa is ika-cut or sa pupunta siya sa bender o yung taga-cut ng mga biyero. And then may latero din sa yung taga-design, taga-shape ng casket. And after that, syempre, finishing na rin, pinturaan na rin nila, lalagyan ng syrup, tela. And then lalagyan na rin nila ng plexiglass. Yung plexiglass mga katropa, yun yung parang naumbok na salamin sa metal casket. So mga katropa, ito yung isang sample na ginagamit nila sa metal casket. Ito nga yung sabi ko kanina, ang tawag dito is plexiglass o yung dome shape. So hindi siya flat na salamin. So siya ay naka-upok or parang nagpabundok na glass. So ito is kadalasan ginagamit ko. So mga katropa, isa rin ginagamit natin, nilalagay nila pag finishing na is itong cloth na to. So
Makita natin medyo may curve or anong design ito. And then, meron ding plain na ginagamit na tela ito. So, ito is yung plain. So, depende na sa design. Siyempre, ang may alam din sa pag-design is yung sa finishing na section doon sa paggawaan ng So mga tropa, welcome back dito sa ating showroom ng mga casket. So, ang tawag dito, namimintin ni Kuya o si nagpapantay dito sa showroom is may mga bilang pala sila sa mga display ng mga casket. Ayan. So, nag-start siya sa 160cm, limang 160cm. Tapos, meron din 170cm. And then, 180cm, 190 to 200. So yung mga tropa, hindi lima sila na display. So mga katropa, alam nyo ba, tinanong ko kung pwede magpa-reserve. Pwede pala magpa-reserve ng kabaong. Kahit buhay pa ako, pwede na ako magpa-reserve. So pwede ka nang, pwede na ako mamili kung anong gusto kong higaan in the future. Ayan. So and then mas mahal pala is metal casket. Siyempre, gawa sa metal yun. And then mas presentable siya, mas magandang tingnan. Mukhang yayamanin, di ba? Pag metal casket. Sa mga katropa, tinanong ko din kung meron ba silang promo. Siyempre, sa negosyo naman, kadalasan may mga promo. So sabi ni Kuya, ay is sa isang load, may free sila ng pangbatang casket. Kasi daw, swerte daw yun yung may free na pang baby. So yan mga katropa, ganito yung sample ng free ng promo nila pag kumuha sila ng isang load ng casket. So alam mo ba mga katropa, tinanong ko si Kuya yung nagbabantay dito kung natatakot pa siya. Kasi syempre naman, buong araw ka nandito is puro kabaong yung nakapaligid siya nakikita mo. Sabi niya hindi naman daw kasi wala namang patay dito. So ito is paggawaan lang po ng kabaong. Pag-usapan ang kabaong, kinararangal naman ito ng mga nanginegosyo. Dahil dito nila kinukuha kanilang kabuhayan sa araw. So mga katropa, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin dito sa aking vlog. But before that, please subscribe my YouTube channel, Ed Moreno, at mag-click na rin yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. At maraming salamat po kay Ma'am Joyce Ocampo Evangelista at kay Sir Jeremy Evangelista. Bye!